Magandang umaga! Ayan, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Panginoon for another time na tayo ay nag-worship sa Kanya in spirit and in truth. At salamat sa Kanyang salita today. Every time po na ako po ay maatasan dito na maging messenger, lagi po talaga akong nagpe-pray for the Lord for wisdom. Dahil hindi ko po alam kung ano po yung topic na gusto niyang ibahagi po sa congregation. Then there was an instance po na nangyari late February. At ito po yung nag-udyok sa akin, udyok na rin siguro ng Panginoon na ito po yung magiging topic natin. Ito po ay very practical topic para po sa ating mga Kristiyano lalo na. And this is about improving self-control. Ito po ay battle sa ating mga sarili. Pero bago po tayo magpalaon, hinihiling ko po na tumayo muna tayong lahat. At buksan po na ang ating Bible ng Galatians 5:22 to 23. And basahin po natin. Sa English po yan at saka sa Tagalog. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. Sa Tagalog po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Mag-pray po muna tayo. Panginoon na aming Ama, salamat po, O Lord, sa iyong salita ngayon. Mangusap ka po sa amin, Ama. We pray that you will open our hearts and our minds, O Lord, para po sa mensahe mo sa araw na ito. Dalangin ko po, O Lord, na we will listen attentively to your word para ito po ay tumubo sa aming mga buhay at magkaroon po ng bunga. Itago mo po ako, Ama, sa iyong likuran. Kayo po ang mangusap sa amin sa oras na ito. Dalangin ko po ang banal na Espiritu ang sumama po sa amin sa buong duration ng aming pag-aaral. Salamat po sa iyo, Ama. Patuloy ka namin pinapapurihan at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo. Una po muna, ano po yung self-control? Ang sinasabi po ng Merriam-Webster, ito po ay ang pag-control sa emotions, impulses, or behavior or acts natin. May isa pa pong definition sa lexico.com, the ability to control oneself. Ganon po ulit. The ability to control emotions and desires or the expression of them in one's behavior, especially in difficult situations. Sa pareho pong definition, ang sinasabi po niyan, ang i-control po talaga natin ay ang ating mga emotions. Yung pagpipigil po sa ating sarili na hindi po yan talaga madali. Lahat po tayo na experience in one way or another na may mga bagay po na nakakagalit. O di po ba? Kaya nagagalit, nagkasalita po tayo ng medyo masakit. At pagkatapos, naku, patawarin mo ako, Lord, sana hindi ko po yun nasabi. Pero wala na po, nasabi na po. Kasi nawalan po tayo ng self-control. Tayo po, may mga, ang temptations po, nasa tabi-tabi lang po yan, nasa gilid-gilid natin. Kung ano man yung mga temptations na yan, mamaya-maya, i-explain po natin. Pero, mahirap po na bumigay sa temptation kung
wala po ang ating self-control. Napakasimple lang po. Kami po mga chubby-chubby, ah, di ba? Chubby, ayaw sabihin nga, lagi po naming, ako na lalo-lalo, lagi kong gusto ko talagang pumayat. Kahit Lord, 5 pounds pa lang. Ay, ganon. Ngayon, pag nakita po yung favorite na dessert, nako po, amo. Pag nakita po yung favorite na ice cream at saka masarap na pagkain, ano usually sinasabi natin, kalimutan mo yung diet-diet na yan, kalimutan mo na yung pagpapayat na yan, at eto, kain. So ano, nawalan po ng self-control. Napakasimple po. Pero ito po ay isang manifestation na nawawalan po tayo ng ating self-control. Self-control in the Bible. Ito po ang sinasabi, this helps our relationship with Christ and other people and would bring us peace. Siyempre, pag wala po kayong kagalit, di ba peaceful ang buhay? Kahit gustong-gusto mo na ninyong magalit sa inyong kapitbahay, o di po ba na-control sa sarili, kaya hindi po naging kagalit ang kapitbahay. And of course, of all, Lord, yung relationship natin sa Panginoon. Wala tayong tinatagong kasalanan, wala tayong tinatagong kung anuman, kaya peaceful po. Usually po kasi, pag nawalan po tayo ng self-control, nagkakaroon po tayo ng kasalanan. Usually po, pag bumigay po tayo sa temptation, nagkakasala tayo, kaya po, hindi po tayo magkaroon ng harmonious relationship with the words. So it covers po actions and words. Okay po? So hindi ko na po yan palalimin. Ang sinasabi po ng King Solomon, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Doon sa unang panahon po, yun pong mga cities ay meron po yung wall na talagang napaka-thick para maprotektahan po yung nasa loob ng wall. At ito po yung city. So, nawala na po itong wall na to, hindi na po mapoprotektahan yung cities. So, yung mga good things na nasa loob, pwede na pong madala sa labas. At yung bad things na supposed to be nasa labas ay nadadala po sa loob ng city. Same with us. Pag tayo po ay nawala ng self-control, tayo po ay, parang nakabuyang-iyang na po yung ating buhay. Lagi tayong nagagalit, laging nagre-react. At yung mga temptations po ay lagi pong nandyan sa ating mga buhay. At hindi po na tayo magkakaroon ng ayos na relationship sa ating Panginoon. Kung ito pong pag nawala na po yung ating self-control, ito po yung meron tayo mga kagalit at nasasaktan po tayo. Hindi lang po tayo, kundi pati na po yung ating mga mahal sa buhay minsan. So self-control as fruit of the Spirit. Diba? Memorize to ng iba. Memorize din po natin. Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun pong self-control nasa dulo. Pero it doesn't mean po na ito po yung least important. Paano po natin i-illustrate yan? Yung pong, for example, love. We are commanded by the Lord to love one another, even the opposite sex. Di po ba? So lalo na yung mga, lalo na yung mga kabataan. Pero pag na-over po, pag wala po kayong self-control sa pagmamahal, ito po yung hindi na po ito nagiging spirit, kundi nagbumigay ka na po sa flesh. Kaya minsan, di ba, bakit mo nagawa yung bakit nagawa nyo yung premarital sex? Because we love each other. But hindi po yung love na sinasabi ng fruit of the Spirit dyan. But because nawala po yung self-control, iyan po yung nangyayari. Another instance po, at very, very common sa atin,
kindness and goodness. O diba, magkatabi po yan. Kabaitan at kabutihan. Alam mo ba ninyo, pag wala kang self-control, anong mangyayari? Madali po kayong abusuhin. Di po ba? Sabi, ay, si sister naman, hindi nagagalit siya, niyalika. Mangutang tayo sa kanya, manghingi tayo sa kanya ng ganyan, hindi nagagalit siya eh. Tapos, kunting bola-bola, ayan, bumigay. Kasi, nawalan po ng self-control. Pero, wala pong masama dun sa pagiging mabait. Wala pong masama sa pagiging mabuti. Yun nga lang, ang sinasabi, self-control should be the controlling factor para po hindi po magiging distorted yung fruit of the Spirit. Okay po? So, sinasabi po kasi, anything good will become bad kung meron pong mga excesses. Okay po? So, the battle of self-control. Yan. Yung sinasabi ko kanina na battle po ito. Hindi po ninyo pwedeng sabihin na, ay, ang tagal ko ng Christian, 40 years na, self-control is not my concern anymore. It's not my problem anymore. Hindi po. Kasi doon po sa ating buhay, Kristiyano, gusto po natin na mamuhay ayon sa kanyang mga salita. Pero sometimes po, very weak ang ating flesh. Meron pong sinasabi diyan, Galatians 5:16-17. But I say, walk with the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing things that you want to do. So, ito yung sinasabi natin na lagi po itong may battle. Kasi gusto natin na sundin ang kalooban ng Panginoon. Gusto nating ipamumuhay ang fruit of the Spirit. Alam ko po na marami po tayong nagpipray niya na parang Lord, every day of our lives, maipamuhay po namin yung fruit of the Spirit. Maipamuhay po namin ang iyong mga salita. Pero pagdating po ng may mga temptations, sabihin ng inyong mga kaklase, halika, mag-cutting classes muna tayo. Ayan, is once minsan lang naman eh. Sabihin ng mga barkada na, ay, inom-inom, isang bote, grande pala, joke. Isang baso lang naman, pero, de, bumigay ka. Kasi nga, battle po talaga yan among us. So, usually, pag nawalan po tayo ng self-control, ito po yung hindi ka na nag-isip. Alam mo ninyo, yung sinasabi na respond versus reaction. Pag sinasabing respond to a situation, ito yung nag-isip ka muna. Ano ba ang magandang gawin dito? Or kaya, nung marinig mo yung comment, ala, nagagalit ka na agad, nagwawala ka na agad, nagalit ka dahil may nagte-text sa'yo, tinapon mo yung cellphone, o di ba nasira yung cellphone, o sino ngayon magkaka-problem, di ba? Ikaw din. Pero yun po, iyan po ay reality po sa buhay natin. Self-control again. Credit cards. Alam mo ninyo, malaki pong tukso yan. Mula nung ako po ay nagtrabaho pa, 3 credit cards ko. Ngayon po, isa na lang iniwan ko kasi wala naman po akong monthly na salary. Pero pag nasa mall, di ho ba, parang ang sarap mamili. Tapos, wala ka naman pera, di ba? Pero ano lang, yung prestige na, sige, swipe. Nako, sumobra na pala sa budget. Then, again, that's because of self-control. Yung iba po, may mga poor decisions. Ang sinasabi po, pag kayo po ay galit, wag po kayong magmagawa ng decision. Dahil definitely, meron po yung
kakulangan or hindi po yan na pag-iisipan na mga decisions. Tapos meron pong iba na yung other coping mechanisms ay yun pong nagda-drugs, alcohol, naninigarilyo. Anyway, hindi wala naman po siguro sa atin yan, kaya hindi na natin yan bibigyan ng mahabang pansin. So, ceaseless, walang katapusang battle. I hope you agree with me, mga kapatid. Kahit saan ka, sa bahay, sa eskwela, sa trabaho, lalo na pag-stress, talaga pong hindi po talaga nawawala ang battle ng self-control. Sabihin nyo na, ay nako, masyado akong disiplinado sa sarili ko, ni hindi mo pa ako mapainom ng isang bote ng alak, o hindi mo ako mapatikim ng isang stick ng sigarilyo. Pero minsan po, madali pong sabihin, pero pag nasa situation na po kayo, hindi po siya ganun kadali. So, we need the fruit of the Spirit na self-control para po natin ito ay mapapagtagumpayan. Okay po? So, we have an example po of a Bible character. Siguro po wala pong hindi nakakakilala dito kay Moses. Siya po yung propeta ng Diyos. Siya po ang inatasan ng Diyos na ilabas ang mga Israelita from bondage ng Egypt. Tama nga yung sabi kanina na 400 years po sila na alipin ng Egypt. So si Moses po ang inutusan ng Panginoon. Ang sinasabi po sa Numbers 12:3, "Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth." Wow, grabe po ano. So, kung meron man pong napakamahinahon na tao sa balat ng lupa, si Moses po yun. Yung nilabas po niya na mga tao sa Israel, yun pong census, 600,000 po yun, pero 20 years old and above lang po yun at mga kalalakihan. Hindi po kasama doon yung mga kababaihan, hindi po kasama doon yung mga bata. So ang sabi nga, it's more than a million. May narinig nga ako na parang 3 million daw yung inilabas niya from Egypt. At sila po ay nasa ilang disyerto for 40 years. At ang nangyari po, napaka-reklamador po talaga ng mga Israelita. Nung nasa ilang na sila, na wala sila ng food, sabi nila, "Naku, ano ba yan? Dinala mo kami rito sa disyerto para mamatay. Wala nga kaming pagkain." So binigyan sila ng mana. "Ay, ayaw namin. Bakit puro bread? Wala bang meat?" O binigyan sila ng quail. O diba? "Ay, napakainit naman. Naglalakad kami." Ano binigay ng Panginoon? "Pillar of cloud sa araw." "Ay, sa gabi ang dilim-dilim. Di na yung makita." Ang binigay ng Panginoon? "Pillar of fire sa gabi." Pero kahit kaanong instance, talagang reklamador po ang mga Israelita. There were times na wala silang tubig, binibigyan sila ng tubig ng Panginoon. One last time, dito po ay nandun po sila sa disyerto ng Zin. Malapit na po ito sa Promised Land, sa Canaan. Ngayon, nawalan ulit sila ng tubig. Sabi na naman nila, "Moses, ano ba yan? Dinala mo na naman kami dito sa ilang. Gusto mo na naman kaming mamatay dito. Wala kaming tubig." Then, itong si Moses at Aaron, punta na naman, "Panginoon, bigyan mo naman kami ng tubig kasi nagre-reklamo na naman itong mga Israelita." Sabi ng Panginoon kay Moses, "Okay, i-gather mo yung buong assembly and talk to the rock."
and then water will flow at mapapainom mo na itong mga Israelita na mga reklamador. So, ginather. Ang nangyari, siguro sa kainisan na ni Moses, imagine po, 40 years nakasama mo yung mga reklamador. Siguro sabi niya, kayong mga rebelde dyan, gusto niyo ba na iigib ko pa kayo ng tubig dito sa bato? At hinampas po niya, chak-chak, hinampas niya ng 2 beses yung bato at lumabas po ang tubig. Siyempre, natuwa ang mga Israelita, hey, tubig, baligo tayo, inom tayo, bla 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 bla. Natuwa sila. Pero ang sabi po ng Panginoon, Moses, you disobeyed me. Paano na-disobey ni Moses ang Panginoon? Kasi ang sabi ng Panginoon, talk to the rock, speak to the rock. Pero ang ginawa ni Moses, hinampas po niya ng 2 beses. At alam po ba ninyo ang consequence noon? Sabi ng Panginoon, Moses and Aaron, you cannot enter the promised land. Matatanaw mo lang yun, pero hindi ka makapasok. Si Moses po namatay sa Mount Nebo, Jordan, na river na lang po ang ano niyan, Jordan River or Sea, whatever, na doon ay promised land na. Si Aaron na namatay po sa Mount Hor, na nasa border na. So, ano po ang story natin dito? Ano po ang lesson? Si Moses po, napakamik. Alam mo ninyo yung napakamahinahon. At kung ako lang po, nung inaral ko po ito, sabi ko nga, Panginoon, di ba may reason naman si Moses of getting angry? Kasi napakareklamador. Sobra. Lahat na lang nirereklamo. Tapos, lagi pa nilang nilalap. Eh, siyempre si Moses ang leader nila. Pero alam ho ninyo, wala pong ganyang reasoning ang Panginoon. Hindi po siya kastulad sa akin na, "Oh sige na, Sister Mirna, okay lang na nagalit ka kasi talaga namang kagalit-galit eh." O di ba? Pero hindi po eh. Kasi yung pagkawala ni Moses ng self-control, siya po ay nagkasala sa Panginoon. He disobeyed God. In what way? Sinabi ng Panginoon, talk to the rock, pero ang ginawa niya ay hinampas niya ng 2 beses. Parang hindi siya naniniwala sa Panginoon na sinabi niya na just talk, just speak to the rock. So, iyon po. Si Moses po ay alagad ng Diyos. Actually po, nakakausap po niya ang Panginoon. Nakakausap niya through the clouds, the fire, pero hindi po niya nakikita ang Panginoon. Pero nagkasala po siya dahil nawalan po ng self-control. Common, kung si Moses nga po ay nagkasala ng ganito, how much us? Alam ho ninyo, hanga-hanga talaga ako doon sa mga tao po na mataas ang self-control. Hangang-hanga po ako doon sa patutuo nila Kuya Obet kanina. Nagkataon, ano? Hangang-hanga po ako doon sa pinakita nila na self-control. Kasi kung talagang in some instances talagang magalit ka na ano, pero mahinahon lang, and yet binigay din ng Panginoon yung tama talagang desisyon doon sa tournament ni Tunnel. Kaya, ayan po mga kapatid, ayan po ay talagang battle. Even sa mga panahon noon, actually meron pang mga ibang Bible characters, hindi ko na lang kadahil mawalan po tayo ng oras. Pero ngayon din po, alam mo ninyo, ito po ang isa sa mga problema ko nung lalo na po nung ako ay nagtrabaho pa. Kasi ito po ay pag-stress ka, talagang malalaglag po ang self-control na fruit of the Spirit. Tapos dadamputin mo na lang, ha? Lord, sorry. Pero ganun po. So, paano ang next na tanong po ay how to control your emotions in the moment, ha? In the moment.
parang create tayo ng scenario para po lahat siguro makaka-relate. Sa mga nagtatrabaho po, usually you work in teams. Team talaga yan. Ikaw yung leader, kaya lang pag pumalpak po yun, usually po ang nangyayari, ikaw team leader, ikaw sinisisi, ikaw pinagagalitan ng boss. So ang scenario po ay, pinatawag kayo ng boss nyo. Tapos, siyempre yung boss mo, may karapatang magtatatalak, pagagalitan ka, tapos ito pa yung mga teammates mo ay masama pa ang tingin sa'yo, parang ikaw may kasalanan, pero kung tutuusin po talaga, hindi naman ikaw lang ang may kasalanan. Siguro talaga kahit team leader ka, so ikaw ngayon ang nabubuntunan ng galit ng iyong boss. So ano ang iyong gagawin? Una po talaga, number one ay pray for the Holy Spirit's intervention. Panginoon, ito po ay situation na hindi ko po kayang kontrolin. Hindi ko po kontrolado ang aking emotions. Give me wisdom, Lord. How will I deal it? Isipin mo, kapatid, na habang ikaw ay nagpipray, kung ikaw din ay magalit at susuntukin mo ang iyong boss, mahirap na, di ba? Baka mawalan ka ng trabaho. Pag tinalakan mo yung iyong mga team members, mahirap na din. So, talaga lo, pray for the Holy Spirit's interventions na ma-handle mo itong situation at the moment. Kasi nandiyan na eh, nagagalit na eh. Then, breathing. Habang kayo po ay nagpipray, breathing exercise. Hingang malalim, tapos ilalabas ng dahan-dahan. Hingang malalim, ilabas ng dahan-dahan. Huwag po kayong tumigil hanggat hindi pa po kayo nakakalma. Then, relax your muscles. Basta, ano lang yan, basta discreet ka lang na nagagalit sila lahat. Ang situation mo ay hindi ganun ka-favorable, pero iyan po. Pray and long and short breathes and relax your muscles. And then, ito po yung time. Pag kaya po na pong magsalita calmly, then tsaka po kayo magsasalita. Boss, ganito po kasi ang nangyayari niyan eh. Yan, ganun. Pag hindi pa rin bumababa ang galit ng iyong boss, ano ang gagawin mo? Sabihin mo. Eh kasi naman, hindi. Hindi po. Ganun pa ulit. Pray. Pero kung talaga po na parang magagalit ka na rin, get out of the situation if possible. Ang ganito po yan, boss, mga teammates, pwede bang magpahangin muna ako sa labas? Pwede bang humanghap muna ako ng hangin at makikita yung mga green trees, green plants, hanggang sa ikaw po ay makalma. Then, kung ready na po kayo, tsaka kayo babalik doon sa meeting. Mga kapatid, take note, never walk out. Kasi po, iba yung walk out ha. Kasi pag iyan, get out of the situation if possible, nagpaalam kayo, boss, pwede po ba na lalabas lang ako? Sandali, kahit mga 2 to 3 minutes lang po. Pero ang walk out, iba po, di ba? Na-experience natin yan. Nagkagulo sila, nagagalit ang lahat. Sabi mo, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Ayoko na sa inyo. Hindi po yun. Kasi if you walk out, mas lalo pong titindi ang situation. Walking out in difficult situations ay hindi po yan nakakatulong. At ito po ay hindi dapat yan makikita sa buhay natin as Christians. Kung talaga pong hindi maapis yung iyong boss, pwede po kayo mag-request, bossing, pwede po ba mag-meeting ulit na lang tayo? Kasi mukhang hindi pa po ito situation na magkaayos po tayong lahat. Then, yung boss mo maybe will listen to you, di ba? Pero, yan po,
sana nakakatulong. E yun po ay based on experience. Nung talaga po, pag nasa trabaho ka at ang magagalit sa iyo ay yung secretary ng iyong department, ang hirap po. At andun pa, sumasama pa sa galit yung other officials, hindi po madali. Pero yan po ang sinasabi, pray for the Holy Spirit's interventions. Hingang malalim. Tapos, ilabas mo yan in a relax your muscles, then talk calmly. Yan po. So, yan po yung at the moment. Pero, as Christians po, paano po natin ma-improve yung atin pong self-control as Christians? Yung fruit of the Spirit po, sampu po yun. At ang sinasabi, lahat po tayo dapat ay makikitaan nun. Yun nga ang sabi ko kanina, yung self-control, hindi po yun hindi po madali. At ito po yung laging battle sa ating mga sarili. So, how would you improve your self-control as a Christian? Hindi po madali. We have to exert effort. Yung effort, depende. Kung ikaw po ay medyo mahinahon, hindi masyadong effort. Pero yung katulad po namin na stress people, katulad po namin na mga lahi ng mga waray, hindi po ganun kadali. So, talaga pong effort ito. So, paano po natin ito mai-improve sa ating mga sarili? Number one po is to pray. Kung yung at that instance, di ba kanina sabi, nasa instance ka na medyo difficult yung situation, nasa alanganing situation ka, mag-pray. In the long run, prayer din po ang sagot sa number one pamamaraan para ma-develop po natin ang ating self-control. Nandun po yun sa Lucas 22:39-43. Andyan ba? Okay. So, and sabi dito, this is about Jesus. Okay. So, and he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. Si Jesus po, anak na po ng Diyos, di po ba? Pero nung time na tinetempt po siya, ay na hindi na parang hindi na maituloy yung pag-sacrifice niya sa cross. Nung tinempt po siya, ano ang una niyang ginawa? Siya po ay nag-pray. Siya po ay nag-withdraw. Medyo lumayo po sa maraming tao at nanalangin. So ganun po. Ask for strength to do what God wanted him to do. He was God, but he still had to contend with a weak flesh. So, kung si Jesus man po, nung nasa nandito sa mundo, ay nagkaroon po ng issue doon sa kanyang buhay, na natitempo siya, na siya po ay nasusubok din, ang ginawa po niya ay mag-pray. So ito po yon, pray for self-control every day. Bago po kayo umalis papunta sa inyong mga trabaho, bago po kayo umalis sa inyong mga papunta sa inyong mga eskwela, pray for self-control every day. And yung temptation po,
Nandyan po yan lagi. So just talk to God. Para hindi po tayo fine-fail ng ating Panginoon. So, pray for God's help so that you will be able to practice self-control together with the other 8 fruit of the Spirit. I take note pala, fruit of the Spirit po yan ha, hindi po yan fruits. Fruit of the Spirit. So, ibig sabihin, taken as a whole po yung siyam na fruit of the Spirit. So, just pray. Hindi naman kailangan na very formal yung prayer. Basta talk to the Lord. Just talk to God anytime at kung saan ka, lalo na sa mga situations na medyo alanganin. Remember yung sinashare ko sa inyo noon, life without prayer is a life without power. Kahit saan po tayo, prayer lang po talaga ang ating weapon para doon sa mga temptations na dumadating po sa ating mga buhay. Ng pangalawa po ay know God's Word. 2 Timothy 3:15 to 17, ito po ay very familiar sa atin. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through Christ Jesus. At ito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, ang salita po ng Panginoon, lagi din pong tinuturo yan dito. Katuturo lang po niya ni Pastor Felix last nung time na nandito po siya, na ang salita po ng Panginoon, siya po, ang salita po ng Panginoon ay siyang guide po natin. Sabi nga dito, ay ginagamit sa pagtuturo, sa pagko-correct, sa atin pong mga, sa pagtitrain po sa atin para po tayo mamumuhay para sa righteousness and holiness. Okay? So, your body, yung atin pong katawan, yung atin pong buhay should be aligned with God's will. So, paano po natin malaman yung God's will? By reading the Word of God. So, lagi pong sinasabi ito, yung devotion nyo every day, yung pag-read nyo ng Bible every day, ito po ay kailangan natin para ma-develop po sa atin yung ating self-control. Katulad po yan sa tire. Sino po dito nagda-drive? 4 po yung gulong ng sasakyan. Usually, hindi naman po truck. Usually, pag hindi po align yung 4 na gulong, ano po ang mangyayari? Diba? Talagang nagwawagal-wagal ka, talagang sa halip na diretso yung daan, gaganyan-ganyan ka. Ganon din po yan ang illustration. Ganon din po sa buhay natin. Kung ang ating mga buhay ay hindi po naka-align sa salita ng Panginoon, ito po ay magkakaproblema po tayo along the way. Okay? So, there are verses, dito ba yun? Ayan. There are verses in the Bible, lalo na po sa Proverbs, about self-control. Nakaligay dyan, fools give vent to their rage, but the wise bring calm in the end. So, ayan po. Pag nagagalit daw po tayo para tayong, quote-unquote, siraulo, para daw tayong mga mangmang pag nagagalit tayo. So, ayaw naman nating matawag na mangmang. Ano po? So, just be calm. Madali pong sabihin, pero mahirap gawin. Pero, yan po ang turo ng Panginoon. Pangalawa po, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Okay? So, minsan di po ba sa mga buhay natin, pag may tinanong ka, anak na lang sa anak na lang natin, di ba? Nagtanong ka sa anak mo, isinagot ka ng pabalang-balang, o di ba? Parang, ay, ang sarap kurutin. Ay, ang sarap batukan. Di po ba? Kasi
Ganun po talaga. Pero ang sinasabi natin, kahit pabalang-balang yung sagot ng anak mo, pwede namang turuan sa tama po na, sa tamang paraan. Hindi po kailangang magalit. Actually, sometimes po, it pays not to give comments. Minsan di po ba, nag-comment ka, wala naman akong ibig sabihin ng comment ko, pero alam mo ninyo, nakakasakit na pala tayo. Diba? So, yan po yung natutunan ko mula nung ako ay nag-retire na kung hindi naman po kailangan mag-comment, huwag na lang po tayo mag-comment. Kasi doon po sa trabaho namin, parang lahat. Sabi nga nila, Leti, bakit lahat? Gusto mong i-comment? Iyan po trabaho ko eh. Iyan po trabaho ko. Pero ngayon po, hindi po. Kung hindi po kailangan na mag-comment ka, huwag na lang tayong magsalita. Para po wala pong gulo, wala pong anger that na mangyayari. So, speaking peacefully, kahit po kagalit-galit na yung situation, ay kailangan pa rin po natin niyang makontrol sa ating mga sarili. Pangatlo po, those who guard their lips preserve their lives. But those who speak rashly will come to ruin. O yan, di po ba? Kahit hindi mo na lang yan i-explain. Yung pag hindi ka nagsasalita, pwedeng ma-preserve yung buhay mo. Kasi pag nagsalita ka, pag ninagalit, at ikaw ay binarel, then makagulo-gulo ang buhay. Sa traffic po, marami po yung pangyayari. Parang simpleng traffic, ano ba yaman yung na-delay ka lang ng, wala pa ngang 1 minute yun, Brother Ricky, di ba? Yung stoplight, 30 seconds. Pero nagagalit ka, ayan, nagkagulo na, minsan nga may extreme pa, di ba? Yung binaril, namaril pa just because of traffic. Nagkaroon ng hampasan ng mga bote, mga bakal, just because of traffic. Dahil nagsasalita ng nagsasalita. Cho. It's because of our lips. So mga kapatid, ano ang sinasabi? At sinasabi din to ni Pastor Felix last week. We have to guard our lips. Na ang masasabi natin ay hindi kagalit-galit, but in fact ay salita po ng Panginoon. Okay? So, may marami pa po, lalo na sa Proverbs, may marami pong mga verses na nagtuturo po sa atin kung paano po natin makontrol ang ating mga sarili. Pangatlo po, be aware of the dangers for lack of self-control. Matthew 5:29-30, if your right eye causes you to sin, tear it down and throw it away. Saklap, no? For it is better that you lose one of your members than your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than your whole body go into hell. So, totoo po yung hell, mga kapatid. Hindi lang, di ba sabi, ay, haka-haka lang naman po yung hell. Totoo po, si Jesus po nagturo niya na yan. So, ano po, si Satan po ang sinasabi, hindi po yan nagko-control sa buhay natin agad-agad. Little by little po ang pagko-control niya sa buhay natin. Parang harmless lang naman po, di ba? Pero, minsan, kung saan tayo pinaka vulnerable, doon po umaatake si Satan. Sometimes po, di ba, drinking alcohol. Di po ba, parang, ay, secret lang naman yan. Ay, isang baso lang naman yan. Okay. Tapos kinabukasan, ay, isang baso lang naman yan. At saka secret naman to, di ba? Hanggang darating po sa punto na nawala na po kayo ng self-control. Na hindi na kayo nakakatulog, na wala pong alcohol. So, yan po ang danger. One of the dangers ng self-control. Minsan po, ruin relationships.
Yung nagagalit ka, nagagalit siya. Ang mga kumare, nagsasaulian na ng kandila. Buti na lang, wala tayong kandila dito, no? Pag nag-dedicate ng bata. Wala tayong sasauli. So, yun po. Nagsasaulian ng kandila, sinasabi nila kasi nagkagalit na. So, that's ruined relationship. Iyan po ay danger ng buhay. Addiction. Siguro wala naman pong nag-addict dito sa atin, ano? Pero ganun po yan. Ang sinasabi po nung iba, pahit-hit-hit-hit hanggang sa dumating po sa punto na hindi na po na-control ang sarili. Minsan po, yung sa situation na sinasabi ko, pag pinagalitan mo rin yung boss mo, dahil nga sinisisi ka doon sa hindi maayos na output, pag pinagalitan mo ang boss mo, sabi ng boss mo, fired. O, nawalan ka ng trabaho. Tapos nagsisi ka, sana hindi na lang ako nagalit. Pero wala na, the damage has been done. So, marami pa. Minsan, sarili mo ang hinaharm, o yung sinasaktan mo dahil nawalan ka ng self-control. May mga times po na sinasabi naman, ay, pwede naman akong manalangin at pwede naman akong humingin ng tawad sa Panginoon for all these things na nawalan ka ng self-control. Tama naman po, pwede po. Yun po, once na na-feel po ninyo na nagkasala kayo because nawalan po kayo ng self-control, iyan po ay ang tamang pamamaraan para po ma-develop po yung nating self-control. Because the Lord will give us His power para po matagumpayan natin ang self-control po sa buhay natin. So, be aware po. Think. Kasi yung emotions po natin, simbo yun ang damdamin yun eh. So, we really have to think before we act. Sometimes nga, we think before we click. We think before we speak. So, iyon po yon. Kasi may danger po pag nawalan po tayo ng self-control. Yung scenario nga eh, yung doon sa nangyari kinatunnel, paano din kaya kung nagtatatalak sila Ate Maf doon, sila Kuya Obet, si Tunnel, hala isang barangay, kasama pa si Nanay Merce. Diba? Parang, ha? Isang pamilya nagagalit, kinukuyog yung coach. Then, it is not a good testimony. Kaya, salamat sa Panginoon for that. Talagang tunay po na ang Panginoon po ang kumilos sa ganyang klaseng situation. Kasi ang hirap po niyan, i-control. Pang-apat po, be prepared to suffer for the consequences of losing self-control. Doon po sa Mateo, sinasabi, ano ang gagawin to follow the Lord? Sabi, if anyone would come after me, let him deny himself, pick up his cross, and follow me. Hindi po yan madali. Di ba yung cross? Literal na cross, talaga pong mahirap po. Mas lalo na po yung mga circumstances natin sa buhay na hindi po natin nagawa, mga circumstances na nawalan po tayo ng self-control, kaya po hindi po madali. Ito pong pag-develop ng self-control po ay kailangan po dahil ito po ay kailangan ng mga sacrifices. 1 Corinthians 13, no temptation, take note ha, temptation yan. No temptation has overtaken you that is common to man. But God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it. So, ang minimin po dyan ay temptation. So, ang temptation po, like for example, yung pagiging marites, pagiging gossiper, andyan po yan lagi. Common yan sa tao, di ba? Lalo na pag nagkakasama kayong magkakaibigan. Take note mga kapatid, pag may mga gathering,
ng inyong mga kaibigan at wala ka doon, ano mangyayari? Ikaw pag-uusapan, o di ba ba? O, pag may inuman ang inyong mga barkada at andun ka, take note, it's a temptation, di po ba? So, yan po, kasama po yan sa temptation. Pero ang sinasabi po dito, meron pong way of escape. Meron pong pamamaraan parang hindi ka matukso. Siyempre, lumayo ka. Di ba? Siyempre, umalis ka doon sa tukso kung saan man yan. Nasa bar, o di ba? Kasi mag-share naman kami ng salita sa Panginoon. Pero nasa bar ka pa lang is already a temptation. Di po ba? So, umalis ka doon. So, ayan. Pero ang sinasabi din, God will provide a way of escape so that you will be able to endure it. Ano yung endure? Kailangan magtiis. Kailangan po ng tatag or tibay para po ma-escape natin yung temptation. Hindi po madali. Hindi po madali na mag-control sa sarili, di ba? Parang ano ba yon? Pero yan po, we really have to suffer if you want to develop your self-control. Makikipaglaban po talaga tayo sa sarili natin. Makikipaglaban po talaga tayo sa circumstances kung saan tayo. But ano ang importante? We have God's power. We have God's power in us. At saan ang power? Nandun po sa salita ng Panginoon. Yun po kasing temptation, hindi lang po yan mag-evaporate bigla eh. Di pa ba? Na, ay, bigla na lang nawala. Hindi eh. Kaya kailangan po talaga natin na meron po talaga tayong self-control para hindi po tayo matempt sa mga pangyayari sa buhay natin. For example po, smoking. Di po ba? Simple lang naman yun eh. Smoking, isang ano lang yun. Parang isang stick. Pero once you start smoking, ang hirap na po na i-control. Pero hanga ako kay Brother Felix, pinatotoon niya yan. Before nagiging Christian, smoking. Pero nung magiging Christian, outrightly, nawala. Ang desire niya to smoke, even yung iba nga sinasabi na even yung ano yon yung amoy ng sigarilyo ayoko nang ma-smell ayoko nang maamoy dahil wala na talaga akong desire para mag-smoke. So pero mag-suffer ka before po magkaroon tayo ng deliverance. Kaya andyan ba yung deliverance? Yan. So ito po yung pinaka ultimate na gusto natin mangyari. Kung nawalan ka ng self-control at nag-indulge ka into overeating, nako, kasama po yan. Overeating, smoking, gambling lalo na. Yung even yung time. Time for social media, time for Facebook, kasama po yan sa nawalan ka ng self-control. So, if willing tayo na mag-sacrifice, meron po tayong joy. Meron tayong peace. 'Di ba? Yung pag sinasabi natin na ay na natagumpayan ko 'yon. So we have the peace, we have the satisfaction and the joy na ang ating buhay ay aligned with the word of God. So the context is deliverance. Andiyan ba yung next na Brother JM? Ayan. Deliverance po ang gusto nating iparating dyan. Dahil ang buhay po natin, unti-unti po na kung mag-yield tayo sa kulang tayo ng self-control, magkakasala tayo, madi-disobey natin ang Panginoon. Pero ang importante po, andun po yung promise ng Panginoon na we can endure. Pwede natin pagtiisan
yung mga consequences po nung mali po nating mga actions sa buhay. And then last po, pattern your life after winners. Ang sinasabi ngayon po, kung gusto nyong mag-stop gossiping, anong gagawin? Huwag po kayo makipag-mingle sa mga chismoso, sa mga marites. Ang sinasabi din po, if you are an eagle and you want to fly, don't mingle with chicken. Mingle with eagle and learn how to fly. Ganon din po yan. So, imitate people who are worthy of imitation, who have a proven record of success in spiritual living. Sa 1 Thessalonians 1:6-8, sinasabi ni Paul, si Paul po nagsabi nito, and you become imitators of us and of the Lord, for you receive the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you become example of all believers in Macedonia and Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything. So kahit hindi po nagsasalita, pero may mga nakikita po kayo na worth na imitating, then sila po ang ating gawing pattern po ng buhay, yung buhay natin. Sila po ang pwede nating kopyahin. Actually po, ang number one po talaga na pwede nating inspiration dito ay ang ating Panginoong Jesus. Di po ba, minamalay na siya, sinasaktan, and yet hindi po siya nagalit nung time na ipapako siya sa krus. Si Apostle Paul, kasama si Silas at saka sino pa man yung ibang kasama niya, binabato, pero hindi po nagagalit. Sila po yung mga tao na pwede po nating magiging pattern para po tayo makapamuhay na meron pong self-control. Ang sabi po, yun nga, if you want to quit smoking, refrain from people who smoke. If you want to stop drinking, refrain from people who are drinkers at mga manginginom. Alam mo ninyo, it was a sad thing na meron po akong nakikilalang isang Christian na struggle po talaga niya yun, yung pag-smoke. Hanggang sa nawala na lang po siya sa mundo. Hindi po talaga siya nagtagumpay. Bakit po? Kasi po, hindi po siya lumayo sa mga tao na nag-i-smoke, hindi po siya lumalayo dun sa mga barkada niya na umiinom. So, hindi po talaga nagtatagumpay. Alam ho ninyo, ma-share ko din lang sa inyo, si Pastor Papa po. Kay Pastor Papa ko po natutunan, unang-una yung sinasabi niya na your behavior should not be dictated by the people around you. Your behavior or your action should not be dictated by the situation. Hindi ko po yan naiintindihan noon. Na parang, paano po yan, Pastor? Lagi ko sinasabi, paano po yan, Pastor? Ang pinagagalitan ka na, hindi ka ba talaga magagalit? Sabi niya, you can. Isipin mo, hindi yung emotion, isipin mo na hindi ka dapat magalit. Alam mo, marami pong kwento si Pastor Papa noon, di ba? Na may mga tao na nagsasalita ng laban sa kanya, pero mind you, wala pong kasalanan si Pastor. May mga tao po na umalis sa church, nagsasabi ng kung ano-ano, pero never po, Sister Dali can testify to it, never po na nagalit si Pastor. Gusto ko na nga pong sabihin, Pastor, magalit ka! Pero hindi po. Kasi yun po ang turo ng Panginoon. Mula nung nawala si Pastor,
yun pong mga teachings na na-share niya sa atin na ayon naman po sa salita ng Panginoon. Iyan po ay lagi nating binabalikan dahil ito po ay patuloy na kailangan natin sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Yun pong talagang yung battle po ng self-control ay nandyan po yan. And I really admire people na hindi kaagad-agad nagigive in doon sa mga tukso. Hindi po agad-agad nagigive in doon sa simbuyo ng damdamin na nagagalit, simbuyo ng damdamin na nagsasalita ng hindi tama, na nakakasakit sa kalooban ng iba. Hanga po talaga ako sa inyo. Pero doon sa mga katulad ko po na kailangan po talaga itong i-develop na self-control, ito pong mensahe ng Panginoon ngayon ay number one po talaga para sa akin. Dahil ang hirap po, meron po ako na-encounter na isang instance na kagalit-galit naman po talaga ang situation. Pero may mga Christians po na nagmumura. May mga Christians po na talagang parang Kristiyano ba to? Kasi once po na na-lose po, once po na nawala po yung ating self-control, nakakalimutan na po natin. Ako po, hindi naman po ako masyadong, hindi naman po masyado, pero there were times po dun sa nagtatrabaho ako na talagang pagkatapos kong magalit, parang, Lord, patawarin mo ako. Pero wala po eh. Nasabi ko na po yung aking galit eh. Hindi na po yun nawawala doon sa situation na bumigay ako, na nag-give in ako po doon sa aking galit. So, yun po. Pag sinasabi po talaga na self-control, agad-agad po nakikita po at naging inspiration ko po. Aside from our Lord Jesus, ay si Pastor Papa po talaga. Many times po na pinakita niya po niyan sa congregation. Hindi lang po sa congregation, kundi pati po sa mga individual members. May mga times po na dapat na magalit, pero hindi po yan nangyayari. Dahil nga, talagang kahanga-hanga po ang self-control na pinakita niya sa atin. At yan po, pattern your life after winners and not losers. So sa atin pong pagtapos, ito pong sinasabi ni James, kasi nga ang battle ay, ang self-control is always a battle. Sabi ni James 1:19-20, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God." Yun po. Di ba po, dalawa po ang ating tainga, kaya sabi nga dyan, quick to hear. Kaya po, isa lang po ang ating bibig. Kaya, slow to speak. Kailang nabaligtad minsan po eh, di ba? Parang, may narinig kang comment, one sentence pa lang, eto, rak-rak ka na, tsa-tsa-la-la-la-la. Hindi na natapos yung isa. Sumurrender na lang. Kasi one sentence pa lang yung kausap mo, ikaw, one paragraph na. Minsan, two pages na ang sinasabi. Pero di ba? Pero ayun na po yan po. Wala po tayong magagawa dyan. Ituro po ng Panginoon. Quick to hear. Di ba? And slow to speak, slow to anger. Sabi nga, yun yung lesson natin, di ba? Na guard your heart. Because there are entry points, the ears, the eyes, the lips, and your feet, your paa. Because kung magagalit po tayo, hindi po natin pinakikita ang righteousness ng Panginoon. Hindi po natin pinakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon pag nagagalit tayo. No excuse. Even si Moses, di ba? No excuse from the Lord sa galit. Okay? And pero ang sabi po, we can be victorious. We can be victorious. Kahit katulad ko na talagang battle po, yung self-control sa sarili ko, ang promise po ng Panginoon, for God
give us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. Power, love, and self-control. Tatlo po yan, pinapromise ng Panginoon. It's just that we have to claim, we have to pray, we have to know this word, and we really have to live a life na kaaya-aya para po sa Panginoon. So, mga kapatid, let us strive to cultivate our self-control. It is not easy. Pero ang sinasabi dito, with the Holy Spirit inside of us, we are able to possess self-control and demonstrate the fruit of the Spirit. We can live in a way that is honorable to God. Alam po natin na in one way or another, tayo po ay nag-fail dito. In one way or another po, nag-burst po tayo ng ating emotions. Pero huwag po tayong tumigil. Huwag po tayong tumigil sa pagpipray sa Panginoon na, Lord, help me cultivate my self-control. Ang promise nga niya kanina, di ba? 2 Timothy 1:7, we are given the power and love and self-control. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na aming Ama, salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito. Salamat po, Ama, na ni-remind mo kami that we have to cultivate, Lord, our self-control. Gusto namin, Ama, na mamuhay ayon sa iyong mga salita. Gusto namin, O Lord, na ipamumuhay ang fruit of the Spirit, Lord. Hindi po namin kaya ito, Ama, kung hindi po namin kasama ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kami, Ama, every day of our lives, Lord, na maipakita, Lord, na kami nga ay Kristiyano, na kami nga po, Lord, ay sumusunod sa aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, O Lord, na inopen mo ang aming hearts and minds, Panginoon, para sa iyong mga salita. At ang dalangin namin, O Lord, na hindi lang po ito, Lord, ngayon na andito kami sa iyong worship area, kundi, Ama, ito po ay baunin namin, Lord, sa araw-araw naming pamumuhay. As you always speak to us, Panginoon, through your Holy Spirit, ganun din po, Lord, ang prayer namin every day. Let us be like you, Lord. Mold us, Lord. Mold us in the way that you want us to be. Binibigay po namin ang aming buhay, Ama. Let it be, O Lord, na ito po ay magamit para sa iyong ubasan. Let it be, O Lord, na ito po ay magamit para maipalagana pa ang iyong mga salita. And use us, Lord. Use us for the furtherance of your kingdom. And in one way or another, Lord, we want to glorify your name. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. At salamat, Lord, na nangusap ka sa amin sa araw na ito. Binibigay po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ikaw lang po, Lord, ang deserving for all these things. And we pray, Lord, in the name of our Lord and Jesus, and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.